Dahil sa pagbisita ni Albert at ang grupo niya sa tahanan ng pamilya Monty ay di sinasadya na nakita ni Albert si Captain Monty sa lamesa habang kausap nito ang ama ni Leah. At sa muling pagkikita ng magkasintahan ay gulat na itong si Albert at di makapaniwala sa nakikita niya. Dahil nasa harap lang pala niya ang matagal na niyang hinahanap. At dahil dito ay niyakap nga niya ito at pagkatapos ay tinanong niya si Captain Monty kung paano ito nakatakas sa kamay ni Cardo. Pero sumagot lang si Captain Monty na mahirap ipaliwanag at mahabang kwento pero nagawa niya makatakas sa mga agila habang abala ito. Pero dahil ayaw ni Fernando kay Albert ay di niya hinayaan na mahulog ulit si Captain Monty sa mga matatamis na salita ng mamang polis. Kaya naman sumabat na ito na matagal na daw nakauwi ang kanyang anak kaya alam na nito na puro daw kasinungalingan ang lumalabas sa bibig nito. At puro daw ito yabang at di daw bagay sa kanya ang kanyang posisyon bilang major dahil puro naman daw ito palpak at di man lang daw niya naprotektahan ang kanyang anak. At simula pa nga lang daw ay di na niya daw gusto ito para sa kanyang anak. At dahil sa mga sinabi ni Fernando ay di na nakapagtimpi si Albert at napatulan na nga niya ang ama ni Leah na si Fernando. At sinabi rin ni Albert na di rin daw niya gusto ang ama ni Captain Monty at ayaw din ito sa kanya. Pero wala siyang magawa kundi pakisamahan lang daw niya umano ito dahil nobya ni Albert ang kanyang anak. At dahil sa mga sinabi ni Albert ay di na nga nakatiis pa si Fernando. At nasapak niya sa mukha si Albert sa sobrang galit nito. At dahil nasapak si Albert ni Fernando ay bumunot na din ito ng baril at itinutok kay Fernando sabay sabing matagal na daw siyang nagtitimpi kay Fernando. At sa susunod daw na insultuhin siya ni Fernando ay kakalimutan daw niya na ama siya ni Captain Monty. At dahil dito ay galit na sumabat si Captain Monty kay Albert na di na daw niya nire-respeto ang kanyang ama at pahabol na pasabi ni Captain Monty kay Albert na taksil na nga ito bastos pa. Kaya naman sumagot din si Albert na naparito daw siya sa bahay nila dahil mahal daw niya si Captain Monty. Kaya naman sumagot din si Captain Monty na kung mahal daw siya ni Albert ay bakit pinagtaksilan siya nito at bakit mas inuuna pa nito ang kanyang promosyon kaysa sa relasyon nila. At pinamukha naman ni Albert na mas mahalaga daw umano sa kanya ang kanyang promosyon kaysa sa kanilang relasyon. At pahabol pang sinabi ni Albert na mabuti na rin daw na andito siya para daw tapusin na nila ang kanilang relasyon. Para daw din na niya pro-problemahin pa si Captain Monty at malaya na ito, at sa mga sinabi ni Major Albert ay umiyak na nga lang si Captain Monty. At sa pag-alis ng kanyang ex-boyfriend ay umiyak nga ito nang umiyak sa sakit ng kanyang nararamdaman. Kaya naman niyakap na lang ito ng kanyang ina at kanyang kapatid na si Audrey. At sa paglabas nga ni Major Albert at ang mga black ops sa tahanan ng pamilya Monty, ay kinausap ng isang black ops na si Castro si Albert, sinabi nito na painahinala daw na natakasan ni Captain Monty ang grupo ni Cardo. Kaya naman sinariwa ni Albert ang mga sinabi sa kanya ni Arturo na maaaring may tumutulong sa grupo ng mga agila, at yun ay nasa hanay nila. At habang papalabas na ang sasakyan nila Albert ay sakto namang paparating ang sasakyan ng mga agila. Magkakasalubong kaya ang mga black ops at ang mga agila? Yan ang aabangan natin sa mga susunod na episode na ang Probinsyano. At kung bago ka pa lang sa ating channel ay baka naman pwede mong pindutin ang subscribe button at kasabay ng pagkalimbang ng kampana. Para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Maraming salamat sa panunood!